Magandang gabi sa ating sa inyo pong lahat, lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon sa ating 50-day prayer warfare Facebook Live. Tayo pong lahat ay nandito na naman upang patuloy na manalangin. Alam natin na ang panalangin ay isang susi upang ang Panginoon ay kumilos sa ating kalagitnaan. Meron nga pong kasabihan, why worry when you can pray? Why worry when you can pray? Kapag tayo po'y mananalangin, kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. At sa ating pinagdadaanan ngayon, this growing, this pandemic disease na coronavirus o kay COVID-19 ay hindi natin nakikita. We are fighting an unseen enemy. But thank God, because we have also an unseen Father, ang ating Amang nasa langit, na kung tayo lalapit sa Kanya ng may pananampalataya, ang Panginoon ay kikilos. Mga kapatid, binabati po namin kayong lahat ng magandang gabi ngayong pang-17 araw na ng 50-day prayer warfare. At bago po tayo manalangin, let me encourage you once again with the Word of God. Ito po'y matatagpuan sa John chapter 4. Ito po'y the story of the woman at the well. Tunghayan po natin yung kwento. Ganito po ang nakasulat. Nabalitaan ng mga Pariseo na mas marami na ang mga tagasunod ni Jesus kaysa kay Juan, at mas marami na ang nabautismuhan niya. Kahit na hindi pa mismong si Jesus ang nagbautismo, kundi ang mga tagasunod niya. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ito ng mga Pariseo, umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilee. Para makabalik sa Galilea, kailangan niyang magpunta sa Samaria. Verse 4 po, nakasulat, kailangan niyang magpunta sa Samaria. Nang dumadaan na sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinawag na Sikar, malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. May balon doon na ginawa ni Jacob. Dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Tumuloy ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga-Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pwede bang makiinom?" Sumagot ang babae, "Kayo po ay isang Hudyo at ako ay isang Samaritano at babae pa. Bakit po kayo makikiinom sa akin?" Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sinabi ni Jesus sa babae, "Kung alam mo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay ng buhay." Sinabi ng babae, "Malalim po ang balon at wala kayong pang-igib. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po,
Higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob na humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya ay dito uminom noong unang araw. Sumagot si Jesus, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Pero ang sinumang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa. Sumagot ng babae, wala po akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo na wala kang asawa dahil lima na ang naging asawa mo at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo. Sumagot ang babae, sa tingin ko isa po kayong propeta. Ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito. Pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. Sinabi ni Jesus sa kanya, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kaya kayo na mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo, ngunit kilala naming mga Hudyo ang sinasamba namin. Dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng pagsambang hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating na ang Mesiyas na tinawag ding Kristo at pagdating niya ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako na nagsasalita sa iyo, ngayon ang tinutukoy mo. Ako yung Mesiyas. Nang sandaling yon, dumating ang mga tagasunod ni Jesus. Nagtaka sila ng madatnan nilang nakikipag-usap siya sa isang babae. Pero wala ni isa man sa kanila ang nagtanong kung ano ang kailangan niya. At hindi rin sila nagtanong kay Jesus kung bakit nakikipag-usap siya sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga tagaroon. Sinabi niya sa mga tagaroon, halika kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginagawa ko. Maaring siya na nga ang Kristo. Kaya pinuntahan ng mga tao sa Jesus. Samantala, pinakiusapan ng mga tagasunod niya si Jesus na kumain na. Pero sumagot si Jesus, may pagkain akong hindi ninyo alam. Kaya't nagtanong ang mga taga-sunod, may nagdala sa kanya ng pagkain. Okay, mga kapatid, makikita natin sa scripture na to, ang Panginoong Jesus ay nakatagpo niya ang isang babaeng umiigib sa balon. Ganito po ang sinasabi ng Biblia sa verse 4, si Jesus ay nagdesisyon na pupunta sa Samaria. For some reason, sabi niya doon, he needs to go there. Kinakailangan niyang magpunta roon. Makikita ho natin dito that the Lord is the Lord of purpose. He is the Lord of divine appointment. Hindi siya yung minsan katulad ng tao na pagising, ano kaya ang aking gagawin? Saan kaya ako pupunta? Sino kaya ang aking kakausapin? Wala tayong eksaktong gagawin sa isang araw. Wala tayong siguradong gagawin sa isang araw. But the Lord is the God of purpose. Alam niya
kung meron siyang sariling programa at meron siyang purpose sa ating buhay. Sabi niya dito, he needs to go to Samaria. Bawat araw ay importante sa kanya. Bawat araw ay meron siyang pupuntahan. Meron siyang aabutin. He is the God of purpose. And this very day, itong araw na ito, ay merong divine appointment na mangyayari. Kakatagpuin niya ang isang babae doon sa Samaria, doon sa lugar na tinawag na Sikar, sapagkat nandoon yung balon ni Jacob na nung unang panahon pa ay dito kumukuha ng tubig ang mga tao. Mga kapatid, nagkita po sila, na una si Jesus at nandoon na si Jesus na nakaupo nang dumating yung babae. At alam niyo mga kapatid, hindi lang ho nauna si Jesus. Si Jesus pa ang nag-initiate ng pag-uusap. Sabi niya, pwede bang makiinom sa iyo? Sabi ng babae, namangha ang babae. Alam niyo kung bakit namangha? May unusual dito sa appointment. Merong kakaibang katangian itong appointment na ito. Sapagkat hindi sila dapat magtagpo. Bakit hindi sila dapat magtagpo? Three things, mga kapatid. Unang-una, in terms of race. Kung lahi ang pag-uusapan, magkaiba sila ng lahi. Si Jesus ay taga Juda, isa siyang Hudyo, at ang babaeng ito ay taga Samaria. Sa ganitong panahon, hindi nag-uusap ang mga Hudyo at saka mga Samaria. Matitrace natin yan sa Old Testament nung nagkaroon ng dividing of the nation of Israel. When Israel was divided into two, nahati ho ang Israel sa lumang tipan. Merong tinatawag na Northern Kingdom na tinawag na Israel at merong Southern Kingdom na tinatawag na Juda. Ang capital ng Israel ay Samaria at ang capital ng Juda ay Jerusalem. Mga kapatid, ang pagtingin ng mga Hudyo sa Samaria ay napakababa, sapagkat noong unang panahon na humiwalay itong 10 tribo na binuo ng tinatawag na Israel, o kaya ang capital ay Samaria, sila po ay nakihalubilo sa mga hintil. Kaya ang paningin ng Hudyo sa kanila ay hindi na sila pure. Ito namang mga Samaritano, ang paningin nila sa mga Hudyo ay mga mayayabang, mga religious prides and hypocrites. Kaya itong dalawang lahi ito ay hindi sila nagkakaunawaan. They are hostile to each other. Ang mga Hudyo ay galit sa mga Samaritano sapagkat sila ay hindi pure. Sila ay nakihalubilo sa mga makasalanan. At ang mga Samaritano naman ay umiiwas din sa mga Hudyo sapagkat ang mga Hudyo ay mga hypocrites, mga religious, may religiously proud sa kanilang relihiyon. Kaya hindi ho nagtatama ang dalawang ito. But you see, Jesus crossed the boundary. Ang Panginoon, He will break the boundary para ma-reach out niya ang isang taong nangangailangan. Mga kapatid, pangalawa na hindi sila dapat mag-usap, sa kultura ng unang panahon, wala pang human rights ang mga kababaihan. At hindi dapat nag-uusap ang mga lalaki at ang mga babae. Ang pwedeng makipag-usap lang, of course, yung kamag-anak, especially yung asawa. But normally, hindi nag-uusap ang mga lalaki at babae. But here comes the Lord, isa siyang lalaki, nakikipag-usap sa isang babae. Pangatlo, ito ko pinakamatindi, pangatlo. In terms of moral, ang laki ng pagkakaiba nila. Sapagkat si Jesus ay tinawag na rabay. Ang seven times in the Bible, tinawag siyang rabay. Which means to say, ang mga tao, nakatingin sila kay Jesus na isang banal na tao. Jesus was a holy man of God. Of course, yung iba sa kanila, hindi pa nila nare-recognize that Jesus is the Son of God, the God who became a human being. Ang nakikita nila is a holy man, si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ tinawag na teacher of righteousness, si Jesus ay
banal. Ito namang babae, mga kapatid, ay isang paningin ng tao, ay isang immoral. Isa siyang immoral sapagkat nagkaroon siya ng 5 asawa at pagkatapos, yung kanyang kinakasama ay hindi niya talaga asawa. Marahil dito niyo maiintindihan kung bakit ang babaeng ito ay umiigib ng tanghaling tapat. Kung ikaw ay iigib, bakit ka iigib sa tanghaling tapat? Ang init-init ng araw. Ang yung tanghali po, yan ho ang kainitan ng araw because the sun ay nandoon sa pinakamataas. Straight na straight yan, napakainit niyan. Diba? Pag iigib ka, para hindi ka mahirapan at hindi ka mainitan, napakagandang umigib. Madaling araw o kaya'y umagang umaga. Mayroon ho ba kayong idea kung bakit ang babaeng ito ay ayaw niyang umigib ng maaga? Mas pipiliin niyang iigib na lang ng tanghali kahit mainit? There must be some reason. I believe ito ho ang dahilan. Noong panahon na yon, uso na ho ang chismis. Kaya kung siya po'y iigib at nandun din yung mga taong iigib din, makikipila siya habang siya'y nakikipila. Most likely, pag-uusap-usapan siya, pagbubulong-bulungan siya. Mga kapatid, this is one thing that we cannot avoid, a part of a consequence. Alam niyo ho ba na isa sa consequence ng kasalanan ay public scandal. Pag ikaw ay may kasalanan, walang lihim na hindi mabubunyag pag uusapan ka ng tao. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang babaeng ito, kaysa pag-usapan siya ng mga tao at masasaktan na naman ang kanyang damdamin, pipiliin na lang niyang iigib ng tanghaling tapat kahit mainit, at least walang taong makakakita sa kanya. Dadalhin ko kayo, mga kapatid, sa 4 na letter H na pinagdaanan ng babaeng ito para madali nating maintindihan. Unang H, this woman was a hurting woman. Hurting. Meron siyang hurt. Meron siyang sugat sa kanyang puso. Siya'y babaeng bigo sa pag-ibig. Let me say it again. He was a woman with a hurting heart. Bakit? Well, sa paningin ng mga tao, immoral siya sapagkat nagkaroon siya ng 5 asawa. At may pang-anim ngayon, hindi pa niya asawa. Ibig sabihin, yung lalaki ay may asawang iba at siya ay third party lamang. Talagang pag-uusapan siya. Pero ang masasabi ko po dito, ang babaeng ito ay naghahanap ng totoong pag-ibig. Nagkataon lang na ang mga lalaking natagpuan niya ay hindi siya minahal ng tunay. Nagkaroon siya ng unang asawa, most likely iniwanan siya. She was abandoned. Pero dahil nga ang babae ay nangangailangan ng pag-ibig, ang pinakaayon sa pag-aaral, ang unang kailangan ng babae ay love and affection. At ito ang kanyang hinahanap, nabigo siya sa una niyang asawa, iniwanan siya. Dahil sa pangangailangan ng totoong pag-ibig, nagkaroon siya ng pangalawang asawa, iniwanan siya ulit at nasaktan na naman siya. Nagkaroon siya ng pangatlong asawa, ganon din ang nangyari at siya'y nasaktan muli. Pero ang babaeng ito ay hindi marunong sumuko. Nagbabaka sakali na one day makakatagpo rin siya ng totoong pag-ibig. Sa pang-apat na asawa, iniwanan pa rin siya. Hindi pa rin nadadala, naghahanap pa rin ng tunay na pag-ibig. Meron akong isang bagay na na-realize. Ang tao pala, kahit na nabibigo, gagawa pa rin ng paraan sapagkat yun ang kanyang pangangailangan. Nagkaroon siya ng 5 asawa. Again, siya ay nabigo. She was a hurting woman.
at hindi lang hurting, kundi kumbaga sa bugbog sarado, sapagkat limang lalaki na ang nang-iwan sa kanya. Ang kanyang puso ay sugat-sugatan na. Ngayon, nakatagpo siya ng lalaking magmamahal sa kanya. Nagkataon din na yung lalaking yon ay most likely meron ng asawa. Kasi sabi niya dito, hindi niya asawa kundi kasama. Mga kapatid, listen to this. Hindi porki kasama mo ay asawa mo na. Kahit nakasama mo yan hanggat hindi kayo kasal, hindi mo pa rin yan asawa. Sabi ng Panginoon, alam ko, ang kasama mo ay hindi mo asawa. Alam niyo ho ba, itong pang-anim na lalaki, wala siyang karapatan na makipagrelasyon kasi may asawa na itong lalaki. Kumbaga sa kanina, mamalimos na lang ng pag-ibig. Ang babaeng ito ay nasugatan dahil sa maling pag-ibig ang kanyang natagpuan. She was a hurting woman. But you see, the Lord does not condemn people. God hates sin, it is true. But God does not hate the sinners. Mga kapatid, galit ang Diyos sa kasalanan, pero hindi siya galit sa mga makasalanan, sapagkat alam niya na ang mga makasalanan ay alipin lang ng kasalanan. Ang Panginoon ay nandito hindi para i-condemn ka sa anumang kasalanan pinagdadaanan mo. Naniniwala ako, walang taong masaya na gumagawa ng kasalanan. Deep inside, bawat tao gustong mapalaya sa kasalanan. Kung ang tao ay nagkukondem, ang Panginoon hindi siya nagkukondem. God is the God of justification and vindication. He is not the God of condemnation. Bible ang nagsasabi, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Hallelujah. This woman is hurting. Hindi condemnation ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay pangunawa. Ang kailangan niya ay deliverance. Ang kailangan niya ay tulong na mapalaya siya doon sa kanyang masakit na karanasan. This woman was hurting. Pangalawang H. This woman is in hiding. Nagtatago siya. Kasi alam niya, kapag saan siya nagtatago? Nagtatago siya sa tao. Kaya nga ho, hindi siya umiigib ng maaga. Umiigib siya ng tanghali kasi umiiwas siya sa mga taong mapanghusga, mga taong walang ginawa kundi pagchismisan ka, at kung minsan sisiraan ka pa imbis na tulungan ka. Mga kapatid, meron ko akong isang kaibigang pastor. Sabi niya sa akin, if you cannot help, do not judge. Binaliktad niya yun, do not judge if you cannot help. Kung sasabihin mo kung anong problema niya, bigyan mo ng solusyon. Kaysa ikukondem mo, tulungan mo siya na mapalaya sa kanyang pinagdadaanan. This woman was hurting at alam niya na walang maitutulong ang tao, lalo lang siyang masasaktan. And so this woman was hiding. Nagtatago po siya, kasi kung hindi siya nagtatago, umagang-umaga, nandoon na siyang umiigib. Abay, tanghali siya umiigib. Tinitiis niya ang araw yung wala pang tao para hindi siya makita, because she was hiding. Pero alam niyo, ang Panginoon ang kumatagpo sa kanya. Verse 4, sabi ng Bible, kinakailangang magpunta ang Panginoon doon sa Samaria. Bakit? Alam niya kasi na meron siyang masasalubong na babaeng sugatan at gusto niyang pagalingin. Alam niya kasi na merong babaeng in hiding at gusto niya na ang babaeng ito ay mapalaya na. Sa paningin ng tao, sira ang reputasyon ng babaeng ito. Ngunit ang Panginoon, nandito siya upang ayusin lahat ng sira sa ating buhay. And so, nagkita nga ang dapat na hindi magkita, kasi lalaki tsaka babae, rabay at immoral, at isa siyang Hudyo at isa siyang Samaritano. There are barriers, but Jesus Christ, He loves you. He will save you, and He will cross every barrier. Racial barrier, sexual barrier,
o religious barrier, moral barrier. He will cross the boundary just to reach you out. Aabutin ka ng Panginoon. Walang sagabal, walang barrier na pwedeng maglagay ng limitasyon ng Panginoon. Kapag panahon na ng divine appointment mo, whoever you are, the Lord will reach out to you. Number three, hurting, hiding. Number three, healing. Healing, sabi ng Panginoon. Sabi ng babae, alam ko pag darating ang Messiah, siya ang magpapaliwanag ng lahat, siyang magbibigay ng paliwanag sa lahat ng bagay, siyang makakatulong sa amin. Sabi ni Jesus, kung kilala mo lang kung sino ako, kung kilala mo lang kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, baka ikaw pa ang hihingi ng tubig sa akin, sapagkat ang tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw. Mga kapatid, hindi lang literal ang tinutukoy ni Jesus. Ang tinutukoy niya ay spiritual. Ibig sabihin, ang buhay na ibibigay ni Jesus sa iyo ay isang buhay na masagana, na pagagalingin ka niya sa lahat ng sakit, palalayain ka siya sa, kanya sa lahat ng sumpa, at palalayain niya pati ang iyong pusong sugatan. Hindi lang ho yun living water, it is a healing water ang ibibigay ng Panginoon. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? He began to, actually, tinulungan niya yung babaeng mag-confess. Ganito po sabi ng Panginoon, sige, puntahan mo yung asawa mo. Sige, puntahan mo yung asawa mo. Kaya ang babae ay nailip sa isang lugar na kinakailangan niyang aminin ang kanyang totoong pinagdadaanan. Panginoon, nagkaroon po ako ng asawa. Iniwanan ako, nagkaroon ako ulit. Hanggang sa ako'y nakalimang asawa, ngunit ako po'y bigo. Nakatagpo ako ng isang lalaki. Namamalimos na lang ako ng pag-ibig sapagkat hindi ko siya asawa. Kahit na kunting pagtingin, makatikim lang ng pag-ibig, kahit bawal na pag-ibig. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, ako ang Messiah. Ako ang tutulong sa iyo. And you see, nag-umpisang mahil ang babaeng ito sapagkat ganito po, part ng healing is for you to expose yourself. If you want to be healed, you have to be honest. If you want to be healed, you have to pour out your heart. Kung if you want to be healed, kinakailangan ipagtapat mo ang pinagdadaanan mo sa Panginoon. At ang babaeng ito, napansin niya, unti-unti niyang yung itinatago niya ay unti-unti niyang inilalabas sa Panginoon. At habang inilalabas niya yung baho ng kanyang buhay, ay unti-unti naman siyang pinapalaya ng Panginoon. And this woman was healed, hanggang sa napansin ng babaeng ito na wala nang guilt sa kanyang puso, na wala nang hurt sa kanyang puso. Alam niyo ang ginawa ng babaeng ito? So she was hurting and she was hiding, and she received healing. Ito ho ang pinakamagandang parte ng kanyang buhay. Na letter H. She became a herald. Alam niyo yung sabi ng herald? Messenger. You see, iniiwasan niya ang mga tao. But this time, nung pinalaya siya ng Panginoon, isang ebidensya na siya pinagaling ng Panginoon, hindi na siya umiiwas sa tao. In fact, pinuntahan niya yung mga tao at masayang masaya siya. Sinabi niya, nakita ko na ang totoong Messiah. Ang babaeng ito na nagtatago sa mga tao ay nagpunta na sa mga tao, at hindi lang nagpunta sa tao upang ipakita niya na siya'y malaya na, kundi mga kapatid, ginamit na siya ng Panginoon as a messenger. Sabi niya, hali kayo, nakita ko na ang Messiah. She was healed and she became a herald. At ginamit siya ng Panginoon. Sabi ng mga tao, kayo ba ang totoong Messiah? Naniniwala kami. Hindi lang dahil sa aming narinig. Kaya kami naniniwala kasi nakita namin yung babae. Siya yung babaeng laging nagtatago. Ngayon, iba na siya.
She was transformed. Hindi na siya nagigilty, hindi na siya nagtatago. Ngayon siya pang kumakausap sa amin at nagbabahagi sa amin ng mabuting balita tungkol sa inyo, at ang buong bayan ay nakakilala sa Panginoon dahil sa babaeng ito na pinagaling ng Panginoon. Kaya kapag pinagaling ka ng Panginoon, God will preserve you, kasi gagamitin ka niya para mapagaling din yung iba. Pag nanghihina ka, God will preserve you, palalakasin ka niya. Bakit? Para palakasin mo rin yung iba. Kaya mga kapatid, ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, if you are hurting, if you are hiding, you come to Jesus and you will receive your healing. And after you are healed, you will become a herald, a messenger of God. Magtatapos po ako sa isang conclusion. Di nyo ba napansin na kalimang husband siya? Hindi niya natikman yung totoong pagmamahal. Nagkaroon siya ng pang-anim, yung lalaki, na ang akala niya ay totoong pag-ibig kahit na bawal, hindi pa rin siya kumpletong malaya. Si Jesus, ang pang-pitong lalaki sa kanyang buhay. Ang ibig kong sabihin na lalaki, hindi yung lalaki na emotional relationship o sexual relationship. Ang ibig kong sabihin ng pampito, 7 is a perfect number. Ang relationship nila ay spiritual relationship, relationship ng isang master at isang disciple. It has nothing to do in the natural realm, emotional or sexual. I'm talking about perfect relationship. Kung gusto niyo pong makaranas ng perfect relationship, kung gusto niyo makatanggap ng perfect love, Jesus is the seventh man in your life. He will give you that perfect relationship. If you are hurting, if you are hiding, you will receive healing, and God wants you to be a herald. Natagpuan ng babaeng ito ang totoong pag-ibig, na ang pag-ibig na ito ay matatagpuan lang kay Jesus. Sabi ng Bible, 1 John 4:8, God is love. At ang love na ito ay nasa Panginoon. Sabi nga ay he is a true friend, a true friend that can give his life. Pinatunayan, sabi ng Panginoon, patutunayan ng isang tao ang kanyang pagmamahal kung kaya niyang ibigay ang kanyang buhay sa kanyang minamahal. At si Jesus ang totoong nagmamahal sa atin, sapagkat nakayanan niyang ibigay ang kanyang buhay para sa atin. The Bible says we love Him because He first loved us. Mga kapatid, sa lahat ng nanonood ngayon at sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kung ikaw ay naghahanap ng totoong pag-ibig at ikaw ay nasaktan dahil sa iyong paghahanap ng totoong pag-ibig, let me tell you this, Jesus is our true love. He will give us the perfect relationship. He will heal you from hurting. He will release you from hiding. And He will use you as a messenger of love. The Lord bless us all. Kung tayo pong lahat ay may mga pinagdadaanang problema ngayon, we are hurting, we are hiding, in Christ we will receive healing. Sa lahat ng mga kapatid at kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, ano man ang inyong pinagdadaanan, Jesus loves you. Hindi nyo lang maranasan ang totoong pag-ibig na ito dahil sa isang simpleng dahilan. Tayo pong lahat ay makasalanan at malayo sa Diyos. At wala kang magagawa para iligtas mo ang iyong sarili. Ngunit ang ating Diyos ang gumawa ng paraan. Dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang kung ikaw ay sasampalataya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at mararanasan mo ang totoong pag-ibig. Ang gagawin mo lang, kapatid, surrender your life to the Lord. Receive Jesus Christ. You will receive your life and you will experience true love. Hallelujah. Naway na-encourage po tayong lahat ngayong gabi. Just pour out your heart and you will receive your healing. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong pinagdadaanan,
Jesus is right there beside you, saying to you, I love you with an everlasting love. Mga kapatid, I challenge you, kung hindi nyo pa isinusuko ang buhay nyo sa Panginoon, isuko nyo na ngayon. You will never regret it. It's the perfect relationship. Si Jesus lang po ang makapagbibigay niyan. At kapag nauna yan, everything will fall into proper place. Aayusin niya ang buhay mo, aayusin niya ang love life mo, aayusin niya ang financial life mo, aayusin niya ang ministry mo, every area ng iyong buhay. The Lord bless us all. Minsan pa manalangin po tayo. Aming Ama, aming Diyos, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. At Ikaw, Panginoon, ang nagpapagaling sa lahat ng mga sugatan. Ikaw ang magpapalaya, Panginoon, sa lahat ng mga nagtatago. Panginoon, ang pagtago ay hindi solusyon upang mapalaya kami sa aming pinagdadaanan. Kung kami haharap sa inyo, hindi na namin ito itatago, kundi ipagtatapat namin sa inyo. At kung ito'y aming isusurrender sa inyo, palalayain niyo kami. At kami na natatakot at umiiwas ay magkakaroon ng panibagong buhay, magkakaroon ng lakas ng loob, at kami mismo, Panginoon, ang pupunta sa mga tao, ikwikwento namin kung gaano kakabuti sa amin. Father God, in Jesus' name, I do not know, but maybe somebody out there needs your love, needs your help, needs your healing. And so, Father God, right now, wherever they are, reach out to them, Lord. Just like what you did to this woman at the well. Nakipag-appointment ka. Ikaw mismo ang nauna. Ikaw mismo ang nag-initiate. Because that is how much you love us, Lord. You are willing to do the first step. And so even right now, Lord, we surrender our lives to you. And again, we pray for all the people, Panginoon, dito po sa Dagupan, dito po sa Pangasinan, dito po sa buong Pilipinas, at ganun din, Panginoon, mga kaibigan po namin at mga kapatid po namin na nasa iba't ibang bansa all around the world. Reach out to them. Release them from their bandages, Lord God. Lord, release them from all their hurts. Panginoon, hinihiling ko po na pagalingin mo sila sa mga nasaktang damdamin, Panginoon. Mga nasaktang puso, Lord God, sa anumang masakit na karanasan, mapait na karanasan, o mga nakakahiyang nakaraan, Panginoon. Release us, Lord God, and give us new life, full of joy, full of confidence, na, Panginoon, kahit saan kami haharap, wala na kaming dapat ikahiya, sapagkat pinalaya mo na kami at pinatawad mo na kami. Once again, we pray for all the people, Panginoon, na apektado ng pinagdadaanan na crisis, Lord God, yung pandemic na sakit ng coronavirus. Lord, minsan pa lahat ng may sakit, pagalingin mo. Yung mga hindi infected, protektahan mo. We pray for all the frontliners, Lord, especially mga doktor at mga nurses at lahat ng nasa ospital, whoever they are, anumang ang kanilang trabaho sa loob ng ospital. Lord, in the name of Jesus, reach out to them and protect them, Lord. We also pray sa lahat ng mga tao na sa ngayon ay hindi nakakapaghanap buhay dahil sa quarantine, dahil sa limitasyon ng hanap buhay na nangyayari, dahil sa mga saradong establishmento, dahil sa walang sasakyan. Lord, yung mga nakadepende sa araw-araw na kinikita, Lord, hayaan mong makita nila na you are our great provider. Please, Lord, provide for them. Right now, Lord. Panginoon, yung mga broken marriages and broken family, Lord God, reach out to them, Lord. We pray for the government, magmula sa aming President Rodrigo Duterte, hanggang sa lahat, Panginoon, ng senador, congressman, governor, mayor, hanggang sa barangay captain, hanggang sa pinakamababang opisyal ng barangay, pati ng PNP at mga military, Lord. In the name of Jesus, Lord God, protect them, Lord. At Panginoon, tulungan niyo po kami na ang panahong ito ay lalabas ang mga makabayang damdamin. Magtulong-tulong po kami upang bilang iisang bansa, Panginoon, pag kami po'y nagkakaisa, pagtatagumpayan po namin ito. We also pray, Lord, for the United States, for Canada, at sa mga ibang bansa ng North and South America, Lord.
Reach out to them also, Lord. We pray, Lord, sa lahat ng nasa Asia, sa lahat ng nasa Middle East. We pray for Europe, Lord God, especially, Panginoon, sa Italy, Lord God, at sa tumataas na mga cases sa Spain, Lord God, sa France, sa Germany, sa Norway, Lord, right now, God, reach out to them. We pray for your divine intervention and miraculous healing. Let them realize that there is one true God who can heal everybody, who can deliver us from all bandages. At katulad ng babaeng ito na pinalaya mo, the woman at the well, who received the real living water, Lord. Panginoon, sa panahon ngayon, naway makilala kanila na ikaw ang totoong tubig na bukal, tubig ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook. Bless them, Lord God. Protect them. Be a wall of fire around them. Protect them by the blood of Jesus Christ and provide for their needs. We declare na naririnig mo ang panalangin ito at magkakaroon, Panginoon, ng blessing, ng answered prayer, Lord, sa lahat ng nakikipag-isa. We agree together, Lord, as we release our faith into the place where impossible things becomes possible, Lord, because you are there. We give you our highest praise, our thanksgiving, and special blessing for all the watchers and listeners ng Facebook Live. Salamat po, Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Windsor, kasama ang aking family. And together with our ministry, we greet you. Binabati po namin kayo ng pinagpalang gabi. Bukas ho, nasa panglabing walong araw na ito, this 50 days is a commitment na gusto natin gawin sapagkat alam natin may mangyayaring maganda. Good news will come out. Kaya mga kapatid, bukas po ng tanghali, alas 12, magkita-kita po tayo muli online, in the spirit and online. Hallelujah. Tuwing alas 12 ng tanghali at tuwing alas 6 ng gabi. Samahan niyo po ako, tapusin natin itong 50-day spiritual warfare. The Lord bless us all. Hallelujah. Merong gustong bumati dito ang aking manugang Pastor Noni at ang aking panganay na anak at ang aking apo at ang aking asawa at pangalawa kong anak. Blow! Blow, blow, blow! Happy birthday! Happy birthday! God bless po. God bless po. Okay.